Mag-i-evolve pa tayo. Hindi ka magbabago kung palagi ka lang tumitingin sa tagumpay ng iba. Imbis na kaingitan mo ang tagumpay ng iba, gamitin mo ang kanilang tagumpay upang ma-motivate ka. Huwag kang mag-alala. Lahat naman tayo ay nag-iisip ng negatibo. Minsan masasabi natin na hindi ako magaling. May ibang tao din na palagi na lang silang nag-iisip ng ganyan. Kung iniisip mo na lang palagi na hindi ka magaling, na wala kang kwenta, alalahanin mo na ikaw ang pinakamagaling at may halaga ka sa mundong ito. Hindi mo lang naipasok sa isipan mo kasi puro kamalian na lang ang nakikita mo sa iyong sarili. Ibabahagi ko lang ang storya ko noon na hindi ko makakalimutan. Nung nag-aaral pa ako, I was trying to figure out who I was in relation to others. I discovered something that turned things upside down for me. I had always felt awkward and I didn't feel that I truly fit in with others. Kasi puro matalino mga kaklase ko. Hindi ako nakikipagkompetensya sa kanila. I was too fearful to let anyone know the real me. Namumuhay ako noon na nakapokus na lang sa ibang tao. Nakakalimutan ko na ang aking sarili. Lumipas ang maraming panahon, I joined painting. Hindi naman yun kompetisyon. Sinilihan ko yun upang makihalubilo sa ibang tao. Doon ako nagpakilala bilang ako. At maraming nakaalam na may talento pala ako sa maraming bagay. Maraming nagsasabi na ako'y magaling, talintado, matalino. Pero akala ko na yun ang ikinasaya ko. Pero ang nakakatawa, imbis na gaganahan sila na sumama sa akin, eh sila yung ayaw na sa akin. Bakit? Kasi akala nila ang dami kong alam sa buhay. At iniisip siguro nila na sila yung mga walang alam at talunan. Pero hindi ko naman sila tinatrato ng ganyan. So ano ang nakuha kong punto sa storya ko? May taglay tayong kakayahan na hindi pa natin nailabas o hindi natin ipinakita dahil siguro sa pagiging mahiyain natin. At huwag mong ilabas ang kakayahan mo para lang magpa-impress sa mga tao. I-impress mo lang ang iyong sarili. Mary Dunbar said, "We are each gifted in a unique and important way. It is our privilege and our adventure to discover our own special light." Minsan kasi naiisip mo na wala kang kwenta dahil lamang sa itsura mo. Pero alam mo, hindi naman itsura ang nagdadala ng kagalingan sa buhay. It's great to strive to be the best version of you possible. But what I learned is that being authentically you is what endears you to others. And of course, it endears yourself. Mahalin mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang iyong pagkamahiyain. Mahalin mo ang iyong katangahan. Mahalin mo ang iyong insecurities. Mahalin mo ang iyong talento. Mahalin mo ang mga hamon sa buhay. Mahalin mo ang iyong nakamit. Mahalin mo ang lahat. Kasi ako, wala akong pakialam kung ano ang masasabi ng ibang tao sa itsura ko. Isa lang ang binibigyan ko ng atensyon, ang mga pangarap ko sa buhay. Nakapokus ako sa goals ko. Dapat kasi na maging honest tayo sa ating sarili. When we are fearless in our approach and embracing our own authenticity, mararamdaman na rin natin na sapat na tayo. Wala nang kulang sa atin. Wala nang kulang sa'yo. You are truly amazing. Kaya kung iniisip mo na wala kang kwenta, gawin mo ito. Number one, alagaan mo ang iyong emosyon. Tinatawag natin itong inner child. Narinig mo naman siguro ang kanta ni Twila Paris at pinapopularize ni Gary Vee na "A warrior is a child." Diba? Napakaganda ng lyrics ng kanta. Search mo yan. At nagustuhan ko rin ang sabi ni Steve Maraboli, "Stop trying to fix yourself. You're not broken. You are perfectly imperfect and powerful beyond measure." Minsan ba'y naiisip mo kung bakit hindi ka makaabante? Nagtataka ka ba kung bakit napakasungit mo na sa iyong sarili? Naitatanong mo ba kung bakit nade-depress ka? Kasi sa kaloob-looban mo ay may sugat na. Mga sugat na kinimkin mo lang mula pa noon. Para lang makakaiwas sa masasakit na pangyayari, binaliwala mo na lang ang iyong nararamdaman. Nagsisimula nang nasugatan ang puso mo noong bata ka pa. May iba nawasak ang pamilya. May iba lumalaki nang hindi nakakaramdam ng pagmamahal. May iba ay naabuso ng kanilang mga magulang. Napakarami ng dahilan. Kaya lumalaki sila na may sugat na kinimkin pa rin hanggang ngayon. Your inner self needs to be healed. Take some time to consider what your inner self needs. Alamin mo kung ano ba ang kailangan mo. Kailangan mo ba ng pagmamahal? Pagpapakatotoo? Pagtitiwala? Give your inner self all of the love and care. By doing this, you are building the inner foundation you need to grow and shine most brightly. Pero kung iniisip mo pa rin na wala kang kwenta, alalahanin mo ito. Number 2, pwede ka bang magbago?
mag-i-evolve pa tayo. Hindi ka magbabago kung palagi ka lang tumitingin sa tagumpay ng iba. Imbis na kaingitan mo ang tagumpay ng iba, gamitin mo ang kanilang tagumpay upang ma-motivate ka. Ang isa pang dahilan kung bakit nahihirapan ka, dahil palagi mong ikinukumpara ang sarili mo sa iba. Hanggang umabot sa punto na masasaktan ka na lang. Please, I'm telling you this again. Refrain from comparing yourself to others. Bring your attention back to yourself. Life is enough. Wala nang kulang sa buhay mo. Ang kulang lang ay ang pag-iisip mo. Enjoy your own life without comparing it with that of another. Dahil sa pagkukumpara, nawawala ang gana mo sa buhay. Sino ba ang gaganahan sa sitwasyon na yan? Kinukuha mo ang kalakasan ng ibang tao, tapos ikinukumpara mo sa iyong kahinaan. Doon pa lang, talo ka na. Huwag mong ipagpatuloy yan, dahil hindi yan nakakatuwa. Pero ang nakakatawa, alam mo na ngang nakakapagpabagsak yan ng emosyon mo, ginagawa mo pa rin. It's a surefire recipe for a drop in self-confidence and for unhappiness. It's also not that useful. Paano ka magbabago kung negatibo na lang ang paningin mo sa iyong sarili? Ang payo ko sa'yo, try to be aware of when you start comparing yourself to others. Once you have developed this awareness, tell yourself, "Hoy, tumigil ka na nga," at palitan mo kaagad ang iniisip mo. Start thinking about all the things you do have. Think about the things you love, the people you have, the blessings that life has given you. Make this a regular practice and you will start to be happier with your life. Kahit kumpara mo pa ang kalakasan ng iba at kalakasan mo, talo ka pa rin. Bakit? Hindi pwedeng equal lang ang resulta. Palaging may mga taong mas magaling pa sa'yo, mas maganda pa sa'yo, mas mayaman pa sa'yo, mas matalino pa sa'yo. Kahit sabihin na natin lamang ka sa kanila, hindi pa rin makakatulong ang pagkukumpara sa buhay mo. Kasi ego ang pinapakain mo dito. Sa palagi mong pagkukumpara, hindi mo na namamalayan na may inggit na palang nakabara sa puso mo. Hanggang sa umabot sa punto na mag-wish ka na sana'y bumagsak ang buhay ng iba para ikaw naman ang titingalain. Napakamaling estilo yan. Napakanegatibo at napakatoxic. Kung gusto mong magbago, gawin mo lang ang makakaya mo. Maliit man yan o malaki na hindi nananapak ng ibang tao. Pero kung iniisip mo pa rin na wala kang kwenta, number 3, yakapin mo ang iyong sarili. Yakapin mo ang sarili mo upang maramdaman mo na may kwenta ka. Isigaw mo sa mundo na tanggap mo ng buo ang mga kamalian mo. Kasi hindi ka naman perpekto. Ako rin, tayong lahat. Bahagi na ang kamalian sa buhay natin. Kaya't huwag kang magalit sa sarili mo. Yakapin mo ang iyong sarili. Kahit ako ay nagkakamali rin. Minsan din, nalulungkot ako. Nagagalit, naiirita sa ibang bagay. Minsan nag-iisip rin ako ng negatibo. Kasi tayo ay tao lang din naman. Kaya nga hindi ako nag-a-advise na dapat 0% wala na ang negatibo sa buhay natin. Kasi hindi yan mangyayari. I'm far from perfect in every possible way. But I don't let my imperfections stop me from embracing myself. It's all me. I believe in having compassion for this human body, having compassion for these at times unruly emotions, having compassion for my mistake-ridden behavior in its entirety. Niyayakap ko yan lahat. Hindi ko yan iniiwasan. Hindi ako nagagalit sa sarili ko because it's included in my wholeness. Hindi naman ibig sabihin ng yakapin ay yakapin mo na lang kahit ang pangit mong ugali. Kailangan mo ring itigil ang mga ugaling hindi maganda at nakakaapekto sa iba. In order to be the best version of yourself, you first need to be honest about who you are today. Strip it down to the core without illusions. Maglaan ka ng oras na kilalanin mo pa ang sarili mo. Alamin mo kung ano ba talaga ang pinahalagahan mo sa buhay. Kahit na mga maliit na bagay man yan, palagahan mo pa rin. Basta't nagdudulot lang ito ng positibong pagbabago sa buhay mo. Hindi rin ibig sabihin na yakapin ang pagpapakaperpekto. Perfection is overrated. Kung lahat tayo ay perpekto, siguradong napaka-boring ng mundo. It's our very imperfections that add character and delight others. Kaya tanggapin mo ang disakdal mong pagkatao nang walang pagdadahilan. Pero kung iniisip mo pa rin na wala kang kwenta, gawin mo ito. Number 4, i-motivate mo ang iyong sarili. Minsan kasi, kailangan natin ng ibang tao para ma-motivate tayo. Pero kaya naman nating i-motivate ang sarili natin. Alam mo, hindi mo malalampasan ang pagsubok kung minamaliit mo ang iyong kakayahan. When it comes to getting results, it takes motivation and ability. Motivation makes things happen. Where there is no will, there is no way. One of the best ways to improve your personal effectiveness
is to master your motivation and find your drive. Ito kasi ang tanging paraan upang maka-atake pa tayo sa labanan. At syempre pa, makaka-inspire din tayo sa iba. Paano mo ba ma-motivate ang sarili mo? Alamin mo ang mga bakit mong katanungan. Bakit ako nandito? Bakit ginawa ko ito? Bakit nangyari ito sa akin? At marami pang katanungan na siguradong iniisip mo ngayon. Isa-isahin mong sagutin yan. Diyan mo malalaman na napakalaki ng halaga mo sa mundong ito. Diyan mo rin malalaman na may kalakasan ka. Lahat na lang kasi ng nakikita mo ay puro kahinaan mo na lang. Spending too much time in your weaknesses wears you down. Spending more time in your strengths helps you renew your energy and find your flow. Strengths are the place where you can grow your best. Gawin mo lang ang mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Success builds on itself, and this helps you build momentum. At the end of the day, all motivation really comes down to self-motivation. And you get better at motivation by building your self-awareness. Embrace your own authenticity and begin your journey of self-discovery and self-love. Palagi mo lang itong tandaan, sobra ka pa sa sapat.